Magandang araw mga pogi at magaganda. Kumusta na? Alam niyo ba kung ano itong nasa likuran ko? Ito yung graph ng timbang ng katawan ko mula 2010 hanggang ngayon taong ito. Mapapansin nyo na noong 2010, 120 pounds lang yung timbang ko. Tapos noong 2015, umikat ako. Naging 140 pounds. Tapos ngayong 2020, 130 pounds naman. Ibig sabihin, mula 2010 hanggang ngayon, tumaba ako. Tapos pumayat konti, pero mas mataba ako ngayon kaysa noong 2010. Kaya kailangan ko pang mag-diet saka mag-gym. Hehe. Ito naman yung graph ng mga nakain ko nitong nakaraang linggo. Mapapansin nyo na marami akong nakain saging. 18 piraso. Yung kanin ko, 2 tasa sa isang araw, kaya 14 na tasa yan. Yung manok, 6 piraso. Pitso pa. Hita yung nasa graph, kasi baka hindi nyo makikita sa manok yan kung pitso ang ilalagay ko. Ano pa ba? 6 na itlog, 4 na kamote, 6 na pechay, saka 2 litro ng tubig kada araw. Kaya 14 yan. Ito naman yung graph ng mga ginagawa ko kada 24 oras o 24 hours. Kalahati o 50% o 12 oras, makaharap ako sa computer. Gumagawa ng video para sa inyo. 33% o 8 oras, tulog ako. Kailangan ko yun para tumangkad ako. 1 oras na exercise o 4%. 1 oras sa paliligo, pagtututbrush, saka iba't ibang paraan ng paglilinis, 4% din. 1 oras ng pagkain, 4% din. Kasama na dun yung agahan, tanghalian, hapunan, saka mga merienda. Mabilis naman akong kumain, kaya 1 oras lang yan. Madalas din, nagmimerienda ako habang nagtatrabaho ako sa harap ng computer. 1 oras sa paglilinis ng paligid, 4% pa rin. Linis ng bahay, dilig ng halaman, at iba pa. Hindi naman ako nagtatagal sa ganun kasi maliit lang yung bahay namin. Ito naman yung graph ng mga followers ko sa iba't ibang accounts ko sa YouTube. Teka nga, bakit ba puro graph itong pinapakita ko? Kasi, sabi ng DepEd, kailangan tayo mag-lesson tungkol sa graph kahit na mas mukhang math ito kaysa Pilipino. Pero okay lang, teacher din naman ako sa math. So, ano-ano yung iba't ibang klase ng graph? Meron tayong line graph, pictograph, pie graph, tsaka bar graph. Sa totoo lang, meron pang iba. Pero hindi naman sila masyadong ginagamit, kaya focus na lang tayo sa 4 na yan. Sa line graph, makikita natin yung impormasyon gamit yung linya. Depende sa vertical na listahan tsaka sa horizontal na listahan. Malalaman natin kung ano yung kahulugan ng mga linya. Halimbawa nga, yung line graph ng timbang ko mula 2010 hanggang 2020. Yung vertical na listahan yung magpapakita ng timbang ko. In pounds. Pinakamataas yung 140 pounds. Pinakamababa yung 120 pounds. Yung horizontal na listahan naman yung magpapakita kung anong year yung ipinapakitang timbang ko. Kaya nga makikita natin na noong 2010, 120 pounds ang timbang ko. Noong 2015, naging 140 pounds. Pero ngayon 2020, 130 pounds na lang. Isa pang halimbawa, ito yung line graph ng dami ng ibon na nakikitira sa birdhouse na inilagay ko sa puno sa likod ng bahay namin. Makikita sa vertical na listahan yung dami ng mga ibon. Makikita naman sa horizontal na listahan yung buwan. Nakakalimang buwan pa lang kasi yung birdhouse na yon. Makikita sa graph na noong July, 3 ibon lang yung tumitira doon. Maraming nakikikain pero hindi naman nakikitira. Opo. Noong August, naging 5 yung ibon. Noong September, naging 10. Noong October, naging 20. Noong November, nabawasan. Naging 15 na lang.
Ngayong December, hindi ko pa binibilang. Pagkatapusan kasi ng buwan ako nagbibilang. Naiintindihan nyo na ba kung paano tumingin ang impormasyon sa line graph? Punta naman tayo sa bar graph. Actually, pareho lang yung concept ng line graph tsaka bar graph. Kaya lang, sa halip na linya yung nagbibigay ng impormasyon, bars o mga kwadrado yung nandito. Pero kapareho din yung paraan ng pagtingin. Titingnan lang natin yung taas ng mga bars. Pareho lang ang pagtingin natin sa taas ng line sa line graph. Tingnan natin yung bar graph ng followers ng YouTube accounts ko. Makikita na may lagpas 80 followers yung unang account ko. Makikita naman na may lagpas 50 followers yung pangalawang account ko. Yung pangatlo, saktong 30 followers lang. At yung pang-apat, wala pang 10. Tingnan naman natin to. Ito yung bar graph ng mga ibon sa birdhouse ko. Kapareho lang yung impormasyon nito kumpara doon sa line graph. Iba lang yung klase ng graph. 3 ibon noong July, 5 ibon noong August, 10 noong September, 20 noong October, at 15 noong November. Pareho lang, di ba? Punta naman tayo sa pictograph. Yung pictograph, para ding bar graph yan, saka line graph. Pero picture yung ginagamit para magpakita ng impormasyon. Kagaya ng pictograph ng pagkain ko sa loob ng isang linggo. Gumamit ang picture ng hita ng manok, tasa ng kanin, pitsel ng tubig, itlog, at iba pa. Mula sa bilang ng mga pictures, malalaman mo kung gaano karami yung mga pagkain nakakain ko sa loob ng isang linggo. Bibilangin lang. Ilang piraso ng manok ang nakain ko sa isang linggo? 6. Ilang tasa ng kanin? 14. May mga pictograph naman na nagpapakita ng multiplier o number na iminumultiply natin sa bilang ng mga pictures. Kasi hindi naman pwedeng maglagay sa pictograph ng sobrang daming pictures. Halimbawa, ipinapakita ng pictograph na ito kung ilang hayop yung inaalagaan ni Mang Baste sa poultry niya. Makikita na may isang baboy, 5 manok, isang baka, saka 10 itik sa pictograph. Pero may nakasulat na multiplier na times 10. Ibig sabihin, kada isang picture sa graph, ang totoong bilang nun sa poultry ni Mang Baste ay 10 times 10. So may 10 baboy sa poultry ni Mang Baste. 1 times 10 equals 10. May 50 manok. Five times 10 equals 50. 10 baka. 1 times 10 equals 10. Saka 100 itik. 10 times 10 equals 100. Naiintindihan nyo ba? Punta naman tayo sa pie graph. Ito yung pie graph na mga ginagawa ko sa maghapon. Kung paano nauubos ang oras ko. Nire-represent ng isang buong pie yung maghapon. 24 oras o 24 hours. Sa pie graph, hinahati yung pie sa kung paano nahahati yung 24 hours sa maghapon. Sa kung ano-ano yung ginagawa ko. Gaya ng pagtulog, pagtatrabaho sa harap ng computer, at iba pa. Siyempre, dapat tama yung pagkakahati-hati ng pie sa haba ng oras ng mga ginagawa ko. Gaya ng pagtulog, 8 oras yun. 1/3 yun ng 24 oras na maghapon. Kaya yung percent na nakalagay sa kanya, 33%. Kapareho ng value ng 1/3. Yung pagtatrabaho naman sa harap ng computer, 12 oras yun. 12 hours. Kalahati yun ng 24 hours na maghapon. Kaya 50% o kalahati. Isa pang halimbawa, ito yung pie graph kung saan napupunta ang baon ni Sharon. Isang pupil ng grade 5, araw-araw. Makikita natin na 100 piso yung baon niya araw-araw. Wow. 20% noon napupunta sa pamasahe niya sa tricycle. 30% noon ginagastos niya sa merienda. 50% noon o kalahati napupunta sa alkansya niya. O diba matipid siya? Opo. Naiintindihan niyo na ba kung anong pie graph?
So ulitin natin yung iba't ibang klase ng graph. Line graph, bar graph, pictograph, tsaka pie graph. Okay, tingnan ko kung naiintindihan nyo nga yung itinuro ko. Pagmasdan ang pie graph na ito, tapos sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ilang porsyento ng budget ang nagastos ni Donald sa pagkain noong birthday niya? Ilang porsyento ng budget ang nagastos sa dekorasyon? Ilang porsyento ang nagastos sa mga giveaways? Sige, sagutin nyo muna yung mga tanong na yan. Tapos na ba? Ang dali lang, di ba? Tingnan natin kung tama yung mga sagot nyo. Una, ilang porsyento ng budget ang nagastos ni Donald sa pagkain noong birthday niya? Ang sagot, 70%. Kalawa, ilang porsyento ng budget ang nagastos sa dekorasyon? Ang sagot, 10%. Ikatlo, ilang porsyento ang nagastos sa mga giveaways? Ang sagot, 15%. Ano? Tama ba lahat ang sagot nyo? Sana! Tingnan naman natin ang bar graph na to. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, anong buwan may pinakamalaking pera si Peter sa bangko? Ikalawa, magkano ang pera ni Peter sa bangko noong buwan ng Agosto? Ikatlo, anong buwan nabawasan ang pera ni Peter sa bangko? Sige, sagutan nyo muna yung mga tanong na yan. Tapos na ba? Tingnan natin kung tama yung mga sagot nyo. Una, anong buwan may pinakamalaking pera si Peter sa bangko? Ang sagot, Setyembre. Ikalawa, magkano ang pera ni Peter sa bangko noong buwan ng Agosto? Ang sagot, 800 pesos. Ikatlo, anong buwan nabawasan ang pera ni Peter sa bangko? Ang sagot, Oktubre. Ano, baka ilang tama kayo? Perfect ba? Sana! Punta naman tayo sa talahan na yan o table. Ang talahan na yan o table ay para ring graph. Nagpapakita din ito na impormasyon kung ilan o gaano karami ang mga bagay-bagay. Pero sa table, nakalagay yung mga numero. Katapat ng mga bagay-bagay ang numero kung ilan sila. Halimbawa, iyan ang table para sa bilang ng mga mag-aaral ng St. Joseph Academy, isang maliit na eskwelahan sa Quezon City. Nakalagay dyan kung ilan yung mga pupils ng bawat grade at kung sino ang advisor ng bawat grade. Isa lang ang section nila sa bawat grade. Maliit na school nga kasi sila. Mula sa table na yan, makikita natin na may 40 lang na grade 1 pupils sa St. Joseph Academy. May 34 sa grade 2, 42 sa grade 3, etc. Makikita din natin na si Mr. Gonzalgo ang advisor ng grade 1, si Mrs. Bascara ang advisor ng grade 2, etc. Mas madaling makita ang mga impormasyon sa mga tables kaysa sa mga graphs. Kaya siguro naman, gets na gets nyo na to. Sige, tetestingin ko kayo. Tingnan nyo itong talahan na yan na ito. Tapos, sagutin nyo yung mga sumusunod na tanong. Una, ilan ang babaeng manok ni Mang Baste? Ikalawa, ilan ang lalaking itik ni Mang Baste? Ikatlo, ilan ang lalaking hayop ni Mang Baste? Sige, sagutan nyo muna yung mga tanong na yan. Tapos na ba? Apo! Tingnan natin kung tama yung mga sagot nyo. Una, ilan ang babaeng manok ni Mang Baste?
Sagot, 42. Ikalawa, ilan ang lalaking itik ni Mang Baste? Sagot, 5. Ikatlo, ilan ang lalaking hayop ni Mang Baste? Sagot, 19. Kumusta? Perfect ba? Sana. Sige, hanggang dito na lang tayo. Para sa natitirang oras nyo, sagutan nyo na lang yung mga sagutan nyo na lang yung mga gawain sa module nyo. Sagutan nyo yung gawain sa pagkatuto bilang isa sa pahina 37. Saka yung gawain sa pagkatuto bilang 3 sa pahina 38. Bahala na si teacher mag-check sa mga sagot nyo. Bahala na rin siya mag-check sa mga sagot nyo sa mga ibinigay ko kaninang pagsasanay. O, paano? Hanggang dito na lang muna. Ingat-ingat na lang. Babayu!